Sabi daw sir, yung ako OFW parties, Dilawan daw. Sabi naman OFW sir, di sa itang galing to ha. Ah, di, ganito po, no? Yung ako OFW po, isinulong po natin yung ating po pagkakaroon ng ako OFW ward sa ano po, Southern Philippines Medical Center sa Davao. Yan po ay naaproban sa tulong po ng then Secretary Jess Duresa. Okay, that was 2018 po natin isinulong yan, ano? Abo. 2019 po naaproban. Okay, yan po ay naaproban sa tulong po at sa basbas po ng ating Presidente Rodrigo Duterte, ano po? So, yan po yung patunayan na tayo po, yung ating po mga isinusulong po ay may basbas ng ating mabutihing presidente. Pangalawa po, yung ating po pagkakaroon ng OFW village, ayan po ay naipasa na rin po. At mismong sa ating pong president and chairman ng OFW, ibinulong po sa tenga niya na ito po ay na-approve na rin po. At ang sinusulong po natin dito, kung maaari, magkaroon po ng pre-qualified na OFW housing loan para sa mga aalis ng OFW. Sir Pastok, yes sir do. Hindi kayo Dilawan o hindi? No, ano po? Hindi po kayo Dilawan o ano po kayo? Pro-government po ba kayo antay? Yes po, hindi po tayo Dilawan. Okay, that's good. Sir, tanong ko lang din sir. Paano niyo maimumungkahi sa mga kapatid nating OFW dito? Yung masamang imahe daw ng ako OFW, sabi nila dito Dilawan daw. Ano pong masasabi niyo sa kanila na pwede niyo ibalik na maiwas yung ganung tanong, sir? Well, ang ating po kasi ang ating pong advocacy, tayo po ay hindi po tayo plataforma. Ang ating po ay advocacy, ang sinusulong po natin ay kapakanan po ng mga OFW. Dahil ang inyong pong lingkod, sa po ng ating mga kasamahan dito sa ako OFW, tayo po ay mga lehitibong OFW. So paano po mangyayari na tayo ay ang ating focus po is more on to politics? Ang focus po natin is more on to social welfare and development po ng ating mga OFW. Dahil alam po natin ang hinaing at hikain at mga pangangailangan ng OFW. Dahil tayo pong lahat na miyembro dito, ang mga kinatawan po at nominee ng OFW ay mismo pong mga dumanas na maging OFW sa ibang bansa. Ang focus po natin dito ay para sa kapakanan, reintegration at sa mga benepisyo ng OFW na dapat matagal na nating tinatamasa. Maging ito man ay kasalukuyang gobyerno or sa mga darating pang gobyerno. It's about time na magkaroon po ng pagbabago para naman sa ating kapakanan ng mga pamilya ng OFW at mga OFW. Sir, matanong ko lang sir, anong gagawin mo sa mga inaabuso doon sa Saudi Arabia na gusto na ma-repatriate yung kanilang mga documents para makauwi na dito sa kanilang mga sa ating bansa? Marami na pong natulungan ang OFW sa bansang Middle East, particularly po sa Saudi Arabia at sa Kuwait. Kung inyo po matatandaan ang mga kaso po ng mga naabuso at nabugbog at nabalita na sensationalized sa Middle East, natulungan po ng OFW, isa po ang OFW sa tumulong upang sila ay ma-repatriate. Bilang OFW po dati sa Kuwait, nakita po namin ang kalagayan or ang plight ng mga OFW sa kanilang shelter. At ipong kinu-coordinate ito sa pamamagitan po ng tulong mula sa OWA, sa DOLE, at nasa ganun na mapabilis po ang kanilang pag-repatriate. Ay hindi na po mabilang ang mga tao na tumulong at natulungan. Yung po mga namatay na bangkay na napauwi ay natulungan din po ng OFW. At saka ng mga, ito po ay kino-coordinate po natin sa mga agencies sa Middle East para malaman po kung may pananagutan ba ang agency, kung may pagkukulang ba. Dinadaan po natin to sa proseso. So pakikipag-coordinate po sir, sa question ko lang ulit sir. Yes, anong gagawin mo sa mga agent kung kayo ang manalo bilang sa mga party list sa ating government? Ano ang gagawin mo sa mga abusadong agency na nang-aabuso sa mga kapwa natin Pilipinong overseas Filipino worker? Well, yung po mga agency na nag-aabuso po sa ating mga ano, siyempre po, unang-una, papaimbestigahan po yan at matatanggalan po sila ng lisensya kung talaga sila ay napatunayan nagkasala. Marami po ang naaabuso kasi ganito po, no, sabihin ko lang sa inyo, bilang kami po mismo nakasaksi. May mga tao po na naaabuso talaga, ngunit ang nangyayari, hindi po sila tinutulungan ng agency. Bagkos inililipat lamang po, tila baga para silang nabebenta sa bagong amo. Yung po ang ating ano, paulit-ulit pong nangyayari ito. Dati na po mga naging anomalya ito sa mga past government, sa mga past na naandun po sa ating mga tinatawag na well-off or welfare officer. Alam po nila ito na nangyayari. Sa tulong po ng OFW, particularly sa bansa Kuwait at Middle East, ito po ay nating sinusulusulan. Sa mga ginagawa ng ako OFW party list, sir, meron na ba kayo natulungan na mapauwi? Marami na po tayo natulungan mapauwi. Actually, kung masusubaybayan po ninyo ang ating mga posting, lalo na Dr. Chiu Mandap, yung mga bangkay po ng OFW na namatay sa Middle East, ay mas madali po nating natulungan ma-repatriate yung mga nabubugbog po. Sa totoo niyan,
Ang ako OFW po, nagsimula po magkaroon ng chapter sa iba't ibang bansa, sa Mindanao area, sa iba malayong lugar dito. Dahil po, meron po nagkaroon ng chapter. Nakita po ni Dr. Chuy Umandap, merong chapter sa Mindanao, merong chapter sa Visayas area. Ang akala po natin, meron po mga nanggagaya lamang. Tama po. So ito po yung minessage sa isa ni Dr. Chuy. Sa pagkagulat po, ang sinabi po, Dr. Chuy, isa ako sa natulungan mo, isa ako sa nabugbog sa bansang Kuwait na natulungan mo mapauwi. So ang minabuti po ni Dr. Chuy, binigyan po ng pamasahe ng plane ticket at binook sa hotel. Ito po ay bago pa pandemya. That was 2016 po na nangyari po yon. Okay. So nagkita-kita po ang lahat at doon po nakita namin na mas marami palang nabuong organisasyon or chapter dito sa Pilipinas dahil po sila po ay natulungan. Sabi nila, Dr. Chuy, natulungan niyo po kami makauwi. Natulungan niyo po ako po yung nabugbog sa bansang Saudi Arabia, sa bansang Kuwait. At nais ko naman po tumulong sa kapwa ko OFW dito sa Pilipinas. Sir, may nagtatanong sa iyo dito, sir. May dadagdag ko lang. Apo. Ano, hindi naman po lahat ng agency ay masama. Marami yes. din po naman napakabuti niyan. At sa isa pa, meron ding contribution na nagagawa ng ating mga kapwa OFW na sila'y nagkakasala. Kaya po meron po ito na tawag natin justice, ano, para due process. Due process at maiasa ayos lahat. So magtutulungan, yan po ang ikangay magpukasiyan na isa ng ako OFW para matulungan natin kung ano ang dapat natin gagawin tatanong sa mga busado o diligay masasamang elemento na kagagawan ng ikangay sila'y nasisira doon. Sir, question lang. Last question ko na to, sir. Sir, anong alam ng ako OFW party list na nagawa ng gobyerno sa mga OFW except sa 10 years passport? Nagawa sa OFW Opo. Except sa 10 years passport. Para sa mga overseas Filipino worker, yung mga DH, sir. DH. Sa mga particular na po sa lahat ng OFW, isinulong na po ng OFW ang pagkakaroon po ng tinatawag na tulong puso na kung saan mga OFW, ex-OFW at mga dating OFW ay makaka-avail po ng grant mula sa OWA. At isa pa, nagkakaroon na po ng bagong bilateral agreement between the government. Government po at saka po sa Kuwait po. Sa Kuwait. Yes po. Inayos na po dito ang salary at ang mga condition, working conditions po with regards to the employer and the agencies. Yeah. Tripartite contract na po ngayon ang ating inayos na po ng gobyerno, lalo na po particular sa bansa Middle East. So naka-tripartite contract na po tayo doon. Ibig sabihin po, talaga may pakialam na po ang ating gobyerno when it comes sa deployment at sa welfare ng ating mga Ibig sabihin, ngayon ito na kuya, pag mayroon pa lang kukuha ng DH o domestic helper, kailangan pala ganito na kailangan i-survey pa yung tao kung karapat-dapat na magkaroon, tama po ba ako? Yes. Tama, okay. Tama po yun. Yung po ang ibig sabihin ni Kuya. Sir, actually sir, ang tanong dito nanggagaling sa tao, hindi po nanggagaling sa akin ha. Actually since nanggagaling po sa kanila, napakaganda pong katanungan niyan. Isa po sa isinusulong talaga natin na pagkakaroon ng OFW Advisory Council. Yung pong OFW Advisory Council nasa usapan na po 'yan together with ating DILG. Sinusulong po natin ang magkaroon ng OFW Advisory Council o na barangay level to check out the welfare and well-being of mga pamilya ng OFW at alis ng OFW. Ika nga, ang hinahanap po natin dito ay hindi po solusyon kung hindi prevention. Prevention. O na barangay level, nagkakaroon na po yan na tinatawag natin na parang PIDOS, kumbaga orientation po na kung saan natututo po ang OFW makaiiwas sa mga illegal recruiter. Yung mga kabataan po, yung mga DH na pinapadala po na sinaabuso, kalimitan po yan, nare-recruit on a barangay level. Dahil nga po mismo, wala pong pakialam on a barangay level. Kaya po, sinusulong po ng ako OFW ang pagkakaroon ng OFW Advisory Council on a barangay level. Sir, nabanggit mo kanina, sir, si... Nama, out of the topic. Nabanggit mo kanina, sir, si Pimentel. Sino pong Pimentel yun? Si ano po, si Coco. Coco Pimentel po. Coco Pimentel. Oh. Pamangkin. Pamangkin ha? Pamangkin po ni Senator Coco. Yes po. PDP Laban, tama? Yes po. Si ako po, ako OFW party list, independent or under the PDP? Independent po. Independent. Okay, yes, makakabayan ko. Maliwanag po yun ha? Maliwanag. Independent. Walang partido na pinapasukan. Yes, maraming po. Salamat po. Salamat po. Na-clear natin sa mga OFW. Sana po naliwanagan ang mahal namin kapwa OFW. Tiwala lang po, gaya po na sinasabi namin, wala po tayo dito tinatawag na platforma. Ang ating pong drive dito ay advocacy. Advocacy na ginagawa natin since 2015, napatunayan na po, natulungan na po natin na maisulong ang iba. Kaya po tayo tumatakbo sa Kongreso nang sa ganoon tayo po mismo magkaroon ng kamay at kapangyarihan upang mas maisulong pa ang kapahanan ng mga OFW. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po. Sir, sana lang sir. Sir, ano yung mga sabi mo? Mga kababayan.
Narinig niyo po mga kababayan ko, no? Ayun, kayo na po bahalang mag-judge o humusga sa sinabi nila. Ayan po, nilimanag ko lang po yung mga tanong ninyo mga kababayan, ha? Based on doon sa inyo pong nabasa, yung binabasa po natin mula kanina, ay akin po itong tinandaan, in-elaborate, at itinanong ko po sa kanila personally, mga kababayan ko. Ayun na po ang bahalang musga. Ako, OFW Party List. So, alam niyo na po, ayoko po mag-judge siya, mga kababayan ko, dahil balance po tayo, ha? Balance po ako. Ayun na po ang bahalang mag-judge doon at musga. Yung mga tanong nyo, sinagot na po nila kung ano po sila. They are independent. They are not part of the PDP Laban. Okay. So, yun ang, okay na po yun. So, yung kukomplimenta na lang kayo nyo is sa PDP Laban. Pero, yung pala pamangkin. May pamangkin pala na koko rin ang pangalan. Okay. Ulitin ko lang, ha. Inulit ko lang po mga kababayan. Baka nalilito po kasi kayo. Ayan. Ayan. Ito po masasabi natin.